this is our example number one. Draw the shear and moment diagram and the elastic curve of the beam below. Determine the maximum shear and moment, positive and negative, of the beam. Okay? So, dito nga pala, nung nag-strength of materials kayo, iba't ibang method yung ginagamit niyo para makuha yung shear and moment diagram for beams. Okay, so dito, hindi natin kailangan pag-usapan lahat ng method na yun. So, syempre, sinisimplihan na lang natin yung structural theory. Kung saan mas mabilis tayo mapag-solve or mapag-drawing ng shear and moment diagram. Kaya, ang gagamitin lamang natin dito is yung area method. And tingin ko naman sa lahat ng school, yun lang din naman yung papagawa, area method. Kasi matagalan kayo kapag gumamit kayo ng by equation. Okay? Anyway, kapag ako, nagturo naman ako sa strength of materials, sigurado tuturo ko rin naman yung lahat ng method na yun. Pero since nasa structural theory 1 tayo, area method na lang yung gagamitin natin. Okay? So dito, solve mo natin yung yung mga reaction. Kasi kailangan natin yung reaction eh. Okay? So, dito, roller yan. RB. And alam ko ito yung first example natin sa shear and moment. Tama ba? Ito naman, ABCD. Okay, this is DV. And this is DH. Pero since ang ating applied load is puro perpendicular lang sa beams or vertical forces, ibig sabihin ng ating DH is equals to 0. Okay? And itong space na to, ipoprovide lang natin to para sa shear and moment. So, extend natin itong line na to. Dito natin drawing yung ating shear and moment diagram. Okay? So, ganito rin naman pinapagawa ko kapag sa mga student ko. Ang sabi ko sa kanila, yung bond paper, hatiin nila sa dalawa, lengthwise. Then, drawing nila dito yung given. Then, yung sa baba, shear and moment diagram na lang. Tapos, sa right, okay, side ng kanilang papel, ito yung mga solution nila. Okay? So, game. So, sabi natin yung DV and RB. So, di pwede yung submission of forces vertical kasi dalawa yung unknown. So, kailangan natin mag-moment. So, mag-moment na lamang tayo sa B para makuha yung DV. Okay? Rotation, clockwise is positive. Okay? So, ang DV natin is negative multiplied by 7. Then, yung ating 50 is, ang rotation niya is clockwise. Kaya, positive 50 multiplied by 4. Yung 20 kilonewton per meter, iikot ng clockwise. So, plus 20 multiplied by 7 multiplied by the moment arm na 7 over 2. Then, 30 kilonewton, iikot ng counterclockwise. So, negative 30 multiplied by 1 meter. Is equals to 0. Okay? So, ang ating DV is equals to 94.286 kilonewton. So, positive ba na ako natin sa DV, ibig sabihin, tama yung direction na in-assume natin. Okay? Then, by submission of forces vertical is equals to 0, upward is positive, makukuha natin yung RB. So, positive RB plus yung DV natin, 94.286 minus 30 minus 50 minus 20 multiplied by 7 is equals to 0. Kaya yung ating RB is equals to 125.714 kilo newton. So, positive rin. Kaya yung ating direction is tama. Okay? So, shear and moment na tayo. Okay? So, dito. Para sa shear. Okay? Okay? So, since wala naman tayong naka-apply na load sa A, kundi yung 30 kilo newton, so yun yung gagamitin natin para sa shear at A. So, sa ano nga ba ulit yung sign convention natin para sa shear? Magagaling sa ating loadings. At ang ating load dito is 30 kN downward. Ibig sabihin, ang ating shear dito is negative 30 kasi downward. Okay? So, ngayon, from A to B, wala naman dyan na subject na kahit anong load. Ibig sabihin, mag-i-stay lamang yung ating
negative 30 from A to B. Ayan. So, negative 30. Okay. So, from negative 30, ano pa ba yung mga loadings natin dito? Yung ating RB. Tama ba? Okay. So, yung RB natin is upward. Ibig sabihin, positive yan. So, negative 30 plus RB. Ano bang ating RB? 125.714. Okay. So, 125.714 minus 30. Ang sagot dun is, okay, positive 95.714. Okay? So, sa C naman, sa point C. So, para makuha natin yung point C, okay, magagaling tayo sa 95.714. Ano ba yung, ano, ano ba yung mga ma-add or mga subject sa beam from B to C? Yun yung, ano, yun yung loadings natin na 20 kN per meter. Okay? So, since, ano to, uniform load to, kukuha natin yung kanyang area. So, 95.714 plus nitong area na to. Eh, kaso, yung ating loadings is, ano, downward. So, ibig sabihin, negative to para sa shear. So, 95.714 minus 20 kN per meter multiplied by, ano, by 4. Okay? So, ang sagot dun is positive 15.714. Okay? So, ngayon, meron pa ba tayong loading sa point C? Meron. Yung ating 50 kilonewton. Okay? So, ngayon, 15.714, positive. Ito naman, negative kasi downward. So, 15.714 minus 50 kilonewton, ang sagot dun is 34. Negative 34.286. Okay? So, from, ano naman, from C to D. Ang ating point C is negative 34.286. Tapos, i-add natin yung kanyang, ano, kanyang load is from C to D para makuha yung D natin. Yung moment, yung shear natin para sa D. Okay? Eh, ano to? Negative kasi downward. So, negative 34.286 minus 20 multiplied by 3. So, ang sagot dun is negative 94.286. Okay? So, kung naalala nyo, ganyan ang pagkuha natin ng, ano, ng shear and shear para saan? Eh, gamit ang, ano, ang area method. So, negative 94.286, ano ba yung DV natin? Positive 94.286 kasi upward. So, magiging 0. Okay? So, dapat ganun lagi sa shear and moment. So, lagi yung nagzi-zero yung ating shear and moment diagram. Kasi, ano, equilibrium tayo eh. Okay? So, ngayon, sa pag-drawing. Okay? Ito, point load to. Ano nga pa yung ano natin? Degree of power para sa point load? 0 degree. Okay? So, ito, 0 degree na lang. Okay? Next, ito, wala naman to. Sabihin ito, umangat siya. Tumaas yung ating negative 30 to 95.714. Okay? And ano tong ano natin? Loadings natin dito? From B to C kasi, ating B to C is subjected to what? To 0 degree loading. So, anong kaso ng 0 degree? First degree. So, incline. Okay? Then, ito, bababa. Then, 0 degree to. Okay? Incline. Then, 0. Okay? Tapos, yung sa mga tinuturo ko sa mga student ko, ang pag-drawing nito is ganito. Okay? Laging perpendicular sa mismong beam. Anyway, pwede naman kahit anong shading, pero ako mas prefer ko yung shading na laging perpendicular yung lines sa ating beam. Okay? So, yan. Ayan. Ito na yung ating shear. Okay? So, magkakaroon tayo ng area 1, area 2, and area 3. So, ito, para sa area 1, ito, area 2, ito naman yung ating area 3. At gagamitin natin yung mga area nan para makuha yung drawing natin sa moment diagram.